gusto ko ng Lexus. Oo. Tapos, or gusto ko ng bagong iPhone X. iPhone 10. iPhone 10. Hello everyone and welcome to a new episode of Wealth Archie's videos. Hello. So, simple lang yung pag-uusapan natin today. Oo. Which is, kailan ka ba dapat mag-upgrade ng lifestyle? Kala ko ng value meal. Pwede rin. Oh, no? When we say upgrading the lifestyle, usually yan yung tipong nagsasubscribe to level up ka na, gano'n ba? Kailan ka pwede mag-level up. Yeah. So, pwedeng bumili ng kware kotse or bagong kotse, ganyan. Magpa-member sa... Dati, nakaka... my phone ka lang. upgrade ng gadgets. No? Upgrade ng gadgets. Oh, sa akin, yung magpapa-member na sa mga country clubs or magpa-member ng magpa-member ng gym or from renting to bibili ka ng bibili ka ng yeah. Ano ba yung ano mga may checklist ba yan or signs na it's okay to upgrade or your even lifestyle? Appliance kunwari pwede rin pwede no So kailan ka ba mag-upgrade yan or for example siguro sa appliance or kotse kailan ka ba muna hindi mag-upgrade? Well, siyempre, kung ano, you cannot afford it. well, sa akin, ah, personally, if you are able to track your expenses and make sure that you are saving at least, sabi natin na 30% of your income, then you can safely upgrade your lifestyle na sabihin na natin na 10% of the 30% of your yung savings. Pang-upgrade mo. Oo. So for example lang, for example. So may matitira ka pa. Oo. So for example lang no na you are earning 30,000 pesos a month. Okay. So and 30% 9,000. Oh, so sabihin na natin na monthly mga 21,000 lang yung nagagastos mo. Okay. Yung 9,000 you are putting it in a savings or an investment, etc. But syempre ikaw gusto mo na i-enjoy mo rin yung kinikita mo, syempre naman. Oh. So naghihirapan ko yun eh. So you're technically saving 30% of your income. So ang 20% on mga 6,000. Mm. So may 3,000 ka na 3,000 a month that you can probably use to upgrade, no? So parang upgrade budget. Oo. So for example, so 3,000 pwede mong ipunin yung 3,000 in a span of 10 months. So may 30,000 ka. So pwede ka nang bumili ng ano ba, bagong TV or may sale ng TV, maganda yun. Or kung wari talagang gusto mong magpa-member sa isang gym, di ba? So pwede na 'yon. 3,000 naman. Kung dati baka gym ka lang ngayon. Oh. Ayun. So Gold's Gym ka na. You use yung buffer mo. Not everything, di ba? A portion so, hindi mo ubusin yung natitira mong pera. Oo. But the first step really is to know exactly how much you are earning and how much you are spending. So, kailangan may budgeting din. Oo. And based dun sa surplus mo, dun mo madedetermine kung anong aspect ng buhay mo yung pwede mong i-upgrade. Diba? Kasi hindi ka lang pwede mag-upgrade ng kotse sa 3,000 lang. Oo, di ba? Exactly. But for example, you're already earning sabi natin ng mga 70,000 a month, di ba? And your family 7 is 7 times 3, 21. Oh, and your family you are spending around 40,000 pesos a month. Mm-hmm. So you have 30,000 na savings, di ba? Yeah. Oh, so sabihin natin na you can save for the down payment of a car. Mm-hmm. So or buy a second hand car with that no after a year, no? Mm-hmm. So yung sinisave mo kumbaga hindi siya for long term, di ba? Short term kasi I plan to buy a car next year. So yung 30,000 pag 30,000 pwede na siyang down payment tas the mga 10,000 a month that will be used for the payment of the auto loan mortgage, di ba? So once na makita mo yung numbers na yan, alam mo yun, hindi ka kakabahan na mag-upgrade. You're still on top of the figures. Oo. Yung iba kasi, kutob-kutob lang yung ano yun, na feeling ko kaya ko to eh. Hindi pwede yun. No? We're not saying na wag nila gawin. Ang sa atin lang is make sure that you are backed by
numbers na kaya. Oo. Should you upgrade? Oh, ako I encourage people kasi ano siya, meron siyang feeling na you are accomplishing things kasi hindi ka parang deprived. Umuunlad yung buhay mo. You feel good about yourself, you feel proud. Of course, although these are material things, but these are tangible proof of your hard work. Mm. Diba? Kumbaga, sa lahat ng pagbabata mo, may nangyayari naman sa buhay. Meron kang quote-unquote trophy sa accomplishment, sa pagsisikap mo. But not upgrade for upgrade's sake. Ay, oo, of course. Like ako, yung kotse ko, nakal na ng kotse ko. Yun nga, syempre, iba yung mag-upgrade ka kasi gusto mong iyabang. Ah! Hindi yun. Mag-upgrade ka kasi gusto mong medyo guminhawa yung buhay mo. Kunwari, dati, nakamaliit ka lang na kotse, lumalaki yung family mo. Dati nagko-commute ka. Oo. Pero gusto mong bumili ng kotse kasi it would be more convenient for you to go to work. At may family ka na. Mas madaling mamasyal yung pamilya pag may sasakyan. Mas madaling bisitahin si lolo at lola sa probinsya kasi may sasakyan na kayo. If it doesn't fit your current lifestyle already, then yes, you can you can already upgrade. Ako, kapag kunyari yung appliance is gumagana pa naman, ako, I don't upgrade. But, kinocompute ko rin eh. Mm-hmm. Pag yung cost, kasi di ba minsan ganun, yung cost ng pagre-repair, minsan mas mahal pa or dalawa, tapos paulit-ulit. Ang sa akin dyan, for example, yung ref. Mm. Habang tumatanda yung ref, palakas ang palakas sa kuryente yan. Mm. So, there comes a point na kailangan mo na palitan yung ref mo kahit hindi pa sira. Pero kasi sobrang lakas yan na mag-consume. So, parang cost-benefit analysis. Oo. Also. But, in a sense, it also helps to know ano yung usable life ng isang appliance. Oh. So, for example, para sa akin, ang ref, 10 years. Mm. Yung ano ah, aircon. Quality ref. Ang aircon, mga 10 years din pwede. So, alam mo yun, pag tipong yung ref mo or yung aircon mo is mga 5 years, 6 years, 7 years, nagsisimula ka ng mag-ipon para sa bago, pamalit. Oh. Ang maganda kasi noon, kahit na hindi pa siya sira, pero luma na siya, may konting salvage value pa rin yan. Pwede mo pa rin siya ibenta. Liquidate. Tapos i-upgrade mo na sa mas magandang model or ano mo yun. A cellphone. Kailan ka mag-upgrade sa cellphone or gadget? It's also the same for me. Kasi usually ang cellphone, yung lifetime ng isang cellphone, usually mga 3 to 4 years. All right. Not because sira na siya, but usually the upgrade ng operating system, mabagal na yung apps, but itself. Saka so, may bago ng model, ganyan. Oo. Ako usually, if I buy a new cellphone now, I start saving for the next cellphone immediately. Kasi, for example, no, yung cellphone na binili ko ay, sabihin na natin, 60,000 pesos. So, kung ang usable life niyan ay mga 4 years or 5 years, okay, para mas madali computein. So, that's... May 1,000 naman. 1,000 naman, nag-iipon ako. So, by the time na after 5 years... At hindi mo siya credit card, pinag-iipunan mo siya. Oo. Kasi naka-invest pa yun kasi kumikita pa rin ng kahit konti yun, di ba? Nasa fixed income pa. So, by... Kita ka pa. By the, pero kasi syempre may inflation eh. So, at least, by the time na may bagong model, pwede ka nang bumili ng... yung previous model kasi mas mura na yung pag may bagong model, di ba? Right. So, yun yung strategy ko. But at least yung luma mong cellphone na gumagana pa naman, pwede mo nang i-upgrade. Pwede kasi since gumagana pa siya, pwede mong ibenta for a little value. Tapos pwede pa yun. Sa akin ang hassle kasi sa cellphone, pag hinintay mo masira, hindi mo na na-back up yung mga files mo, etc. At least pag good working condition yung bagong cellphone, matiwasay kang makakapag lipat ng mga data mo. Tapos ito... At saka mababenta mo pa siya? Mababenta ko pa siya. Or ako, in my case, backup phone. Oo. When do you, ano naman, from renting to buying your... Oh, kasi I understand, this is a big purchase eh. Oo. Well, it's the same ticket as buying the car na you make sure that you can afford it. Okay. Pangalawa, and especially, in-order mo. Shepherd's pie. Yan. The best shepherd's pie. Okay. Pagdating sa bahay, isa sa mga dapat kinoconsider nila is settled na sila dun sa location kung saan nila bibilhin. Tama. Yun yung problema eh. Na marami akong ganyan ha. O, bibili ba ako ng condo dito? At tinatanong, kunwari, bibili ng condo sa, kunwari, Makati. Ang unang tanong ko dyan,
how sure are you na sa Makati ka mag-work all of your life? Mm-hmm. Baka mamaya, kasi may friend ako from Makati, nag-Ortigas, tas nagparanyake. So, pag bumili ka ng Makati, ay, nag-Ortigas, nagparanyake. It would be more practical siguro kung nagre-rent lang sila, no? Oh. Kasi mas madali lumipat. At saka, kung single siya, bumili siya ng property, eh, para pag nagkapamilya na siya. Oo, eh yung diba? Yung napangasawa pala niya, taga Laguna. Di ba? So, settling down. So, unless, of course, the purpose for buying that property is ipaparent mo or isi-sell mo someday. But for personal consumption, alam mo yun, yung personal use, you make sure that na more or less you are decided that you'll be staying there for at least 10 years. Actually, yun yung sinasabi ko. If you're buying a condo or a house na for personal use, you see yourself living there for at least 10 years or more. Kasi if less than 10 years, mas mura pa rin mag-rent na lang. Kasi hindi mo siya, una-una, hindi naman siya ganun kadali ibenta. Iba dyan, mga mabibenta mo after... Unless ibibenta mo ng below market value, di ba? Which is, should not be the case. Oo. So, kaya ako, marami akong kilala na nakakabili ng murang bahay kasi yung may-ari fire sale o nagmamadali. Oo, nagmamadali. Nag-OFW, nag-abroad, or alam mo yun. We don't want that to happen. So make sure na if you're buying a house, of course, you can afford it. Pangalawa, you are decided that you will be settling down in that location for at least 10 years. Hindi naman natin sabihin forever, but at least nakikita mo siyang usable. So like yung isa kong kaibigan, bumili siya ng condo sa may Manila kasi doon siya nag-work. Pero kasi, ang naisip niya, if ever na magsisettle down siya sa iba, yung condo na yon pwede niya iparent. Kasi, ang naging ano niya, ang naging choice niya is, if ever na ayoko na tumira dito, meron bang market for renters? So, alam mo yun? So, so dati kasi... Para medyo may business decision din pala. Kasi, taga Cavite siya, nagko-commute siya papuntang work sa Manila. Okay. So, sabi niya, although medyo mas mahal ng konti, bibili na lang siya ng condo para doon na siya magsistay. Hindi niya na kailangan mag-commute. So, it's a lifestyle upgrade, di ba? Yeah, it is. Pero kasi, ang consideration niya is, sige, what if sa ibang company na ako mag-work? Ano mangyayari dito? Mm-hmm. So, since ang pinili ng location is malapit dun sa university areas, pwede kong parenta sa mga students. So, actually, nagamit niya yung condo for around 3 years. Tapos eventually, nakahanap siya ng work sa Pasay. So, from there, naisip niya, ipaano na lang niya. Iparent na lang niya yung rent na nakukuha niya doon. Self-liquidating. Yung nagbabayad nung ano. Tapos ngayon, ang in-upgrade naman niya, bumili siya ng kotse. So, uwian siya sa Cavite, pero kotse naman. Kasi he can already afford. Kasi yung dati niya binabayad dun sa mortgage nung condo, yun naman yung lumipat dun sa mortgage nung kotse. Kasi yung mortgage nung condo, self-liquidating because so, of parang rin. Umikot lang. So, again, the bottom line is, if you know your numbers, it's easy to upgrade. No? Yeah. And we're not so don't upgrade dahil gusto mo lang mag-upgrade. Dapat may natitira pa rin at the end of the day. Sigurado ka na you can afford it. Diba? Yes. So that's basically I don't know kung ano no, kung may nakuha silang specific no. The numbers, yun talaga yung ano, magdi-dictate kung you can safely upgrade. Kasi marami diyan mag-upgrade. Basta kukuha ko ng kotse, kukuha ko ng bagong bahay without you alam mo, running minsan, the figures. Ego or That's right. We're not telling people na masama mag-upgrade. What we're telling people is make sure that you can afford it. And do the math. And you are doing it for a good reason. Yeah. Which is for yourself. Hindi ka bumibili dahil gusto mong magyabang. Gusto ko ng Lexus. Tapos, or gusto ko ng bagong iPhone X. iPhone 10. Tapos, prepaid lang. Well, may mga tao kasi talagang ano, mas matipid kung naka-prepaid. Okay. But para sa akin, a lot of people who upgrade their cell phones, fear of missing out lang kasi feeling nila left out sila. Gusto lang magyabang. So, it's not really a good reason. Yeah, so have a good reason for upgrade and make sure that you really need it.
Oo, yung iba. At hindi siya ano ba, at hindi niya nakakain yung other goals mo. Like for example, if you have a family right now, nag-iipon ka ng tuition fee for your child's education, yung hindi niya makakain yung sineset aside mo doon sa mo, of course, of course. Retirement, or kunwari upgrade ka pero wala ka pang insurance, 'di ba? So, first things first, basics first, and then yes, you can upgrade. Yeah, needs muna before yes. yung wants. So, if yes. you have the budget for the wants, go for it. Siyempre, gusto mo i-enjoy yung aba, pinaghirapan mo pa. Siyempre, pinaghirapan. Okay. Okay, so I hope you learned something today. Yeah. And if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And please don't forget to subscribe to our